What's up mga kapadyak? Isa naman pong bagong bisikleta ang ating titignan ngayon, ang Falcon 5R na kung saan may 29er at 27.5. Isa namang brand ng mountain bike mga kapadyak ang pwede nating isali sa ating mga listahan sa pagpili o sa pagbili ng bago nating bisikleta. At ito nga yung Falcon at i-bike check natin itong 5R na kung saan merong 29er at 27.5. Sa 29ers, ang pwede nating pagpili ang color is gray, orange, orange black, matted black, black white, at saka yung pink. Ang frame nito ay alloy at naka-internal cabling na nga rin siya. Yung nga lang, nakalabas pa rin yung isang cable para sa likurang preno. Sa speed naman ito mga kapadyak, ang setup nito is 3x9 na kung saan napagandang pasimula na rin sa mga baguhan sa bisikleta. Kaya nang umahon nito sa mga matataas na kiyatan, depende na lang sa tuhod. Ang front derailleur na ginamit dito is L2R at ang kanyang crank, no brand po yung kanyang crank. And doon sa rear derailleur naman, L2 na A5. At kung mapapansin nga natin itong likurang hub po niya, hindi siya nakakik-release, naka-thread po siya. Maging yung 27, ganun din po yung kanyang setup. Pero sa 29er, yung kanyang harapan, naka-quick-release. Sa brake naman nito mga kapadyak, naka-hydraulic na siya. Yun nga lang ang ginamit na brake is yung generic brand. Ito yung Simers. Hindi ko alam kung anong quality o paano yung performance nito dahil hindi ko pa talaga naririnig itong brand na ito. At may rotor siya na 160. Ang fork nito is coil type na may lockout. Kung tatanungin niyo po yung brand ng kanyang hub, ang nakita ko po dun is Anta na kung saan isa na naman generic na hub. Hopefully na matibay-tibay din itong nilagay nila. Ang saddle nito mga kapadyak, walang brand. Yung seat post, yung clamp niya, quick release na. Sa 27.5, ang color na pwede nating pagpilian is red, black white, at saka yung matted black. Sa 27.5, ang ginamit na brake ko dito is yung Disland. Isang generic brand na naman po ito. At ang kanyang rear derailleur, Micro New. Yung kanyang front derailleur, walang brand. Naka internal cabling na rin ito, alloy frame. At 9-speed ang kanyang setup, 3x9 na rin. Ang presyo ng 29er ay 12,900. Sa 27.5 naman is 11,900. Thank you for watching guys. Hope this video helped. Don't forget to like and subscribe. God bless.